Para sa akin, ang sining ay isang self-expression. You're creating something that speaks to people. You're creating something without words. Ganun ang sining, kung saan ipinakikita mo, kung ano ang iyong saloobin, kung anong tunay na kwento ng buhay mo. Ang naging background ko sa paggawa ng aking art, nagsimula nung bata pa ako pagsali sa mga poster making contest hanggang sa nakapagkolehiyo ako at nakapagtapos ako ng Bachelor of Fine Arts sa Far Eastern University. Panandalian munang tumigil ang buhay ko sa sining at ang pagpipinta para pagtuunan ng pansin ng pagpapamilya. Noong 2010, bumalik ako sa pagpipinta at noong 2016, ay tinawagan ako ni Sir Carlino Acacio para maging bagong miyembro ng grupo Sining Batangkin. At doon na nag-umpisa ang kwento ng buhay ko sa art world. Naisip parating ng mga obra ko sa mga tumitingin ay ang positibong mensahe at ang tunay na kwento ng buhay ko tulad ng pagiging isang anak, pagiging isang ina, pagiging isang asawa. Nandun din ang simbolo ng mga butterflies kung saan nagpapakita sila ng hope, happiness, and healing. Gusto ko sanang makita ng mga tumitingin na laging may pag-asa sa bawat araw na ating tinatahak, na bawat titingnan nila ang aking mga obra, ay magbibigay ito ng positibong mensahe na araw-araw may pag-asa sa ating buhay. Sa tingin ko, mga obra ko walang epekto sa social and political issues. Ang sa akin lang, yung mensahe niya na bawat makakakita kung anuman ang negatibong mga balita na napapaloob sa ating paligid, kung anumang negatibong nangyayari sa social and political issues, yung obra ko ang magbibigay ng positibong mensahe sa mga titingnan. Unang-una, naging inspirasyon ko ang ating national artist na si Sir Abdul Imaw, kung saan ipinakikita niya ang makulay at totoong tatak ng Mindanao. Pangalawa, naging inspirasyon ko din ang magagandang obra ni Sir Ross Capilli, kung saan ipinakikita rin niya ang mga paru-paro, magagandang kulay at ang mensahe nito. Pangatlo, yung mga nakakasama ko sa mundo ng sining, sa mga art workshops, sa mga exhibits, ang mga mentors ko na palagi nakaalalay sa akin, sila ang tumulong sa akin para mapagbuti ko ang mga ginagawa ko sa mga obra. Na-develop ko ang mga obra ko sa mga na ibibigay ng mga advices ng mga mentors ko. May isang mentor na nagsabi sa akin at totoong tumatak sa puso ko. Ang sabi niya, walang magaling na pintor, pero merong masipag. At sa pagiging masipag, doon ka magiging magaling. Isinapuso ko ang lahat ng advices nila as a rediscovered artist dahil sa napatigil ako at sa pagbabalik ko, hindi ko kailangan makipagsabayan. Ang kailangan ko lang ipakita ang sarili ko para matanggap ako sa mundo ng sining.
maibibigay ko sa mga kabataan na gustong pasukin ang mundo ng singing. Hindi mo kailangang maging magaling, pero kailangan mo maging malalim para maipakita mo sa mga obra mo kung ano ang totoong saloobin mo at kung anong gustong mensaheng maibigay mo sa tao. Ang mga experiences na pagdadaanan natin, yun ang makakahubog sa atin para paano maging magaling. Isa na rin din yan yung advice na huwag kang titigil mag-aral, huwag kang titigil na matuto. Dahil kahit ang mga sikat na nating mga pintor, nandoon pa rin, patuloy pa rin silang nag-aaral at patuloy pa rin silang humahanap ng mga bagong estilo at bagong makikita ng tao sa kanilang mga obra. Isa pa rin sa maya advice ko sa mga gustong pumasok sa sine ay ang salitang respeto. Kung gusto mong irespeto ng iba ang sining na ginagawa mo, unahin mo munang irespeto at magbigay ka ng respeto sa kanila para ibalik nila sa iyo. Malawak ang mundo ng sini at malawak din ang mararating ng isang naghahangad na makapasok sa mundo nito. Kindly click the like, comment and share at mag-subscribe ka na rin for more videos.